Mabisita yun po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay dungahin mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, nakamta ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Pilipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parminas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol,
Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon, tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala. Sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kaniyang nilikha ang tanan, mga tao'y di namayan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magtatakip si ilim na ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagagood sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Maganda po nating mapansin ang ating unang pagbasa sa araw hong ito. Ang naging problema nila noon ay hindi na daw natututukan ang mga balo. At dahil dumadami ang mga Kristiyano, nahihirapan na rin ng mga alagad na tumugon sa pangangailangan ng mga Kristiyano. There is a need. Kaya ho, nagkaroon ng tawag dahil sa pangangailangan. At anong ginawa ho ng mga alagad?
Dahil sabi nila, dumadami na ang mga Kristiyano, hindi na namin kaya. May mga hindi na kami sila natututukan. Nawawala na sila ng oras sa pagdarasal. Ang ginawa nila ay, sila ho ay nagtalaga ng 7 gagawing diakono. At ang gagawin nila ay silang mangangalaga sa mga dukha at balo. Para ho ang mga alagad ay makapaglaan ng oras sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at sa panalangin. May pangangailangan, may tawag dahil sa pangangailangan at may tumugon sa tawag na iyon. Kaya ho, maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano ay patuloy din tayong tinatawag ng Diyos. Depende sa pangangailangan ng kanyang pamayanan. Patuloy tayo tinatawag ng Diyos na tumugon sa pangangailangan ng komunidad ng mga Kristiyano. Hindi lamang po, wag sana nating isara ang ating sarili na ito lamang ang paraan ng paglilingkod. Maraming paraan ng paglilingkod. At ang paglilingkod natin ay handa tayong tumugon sa pangangailangan ng Kristiyanong komunidad. Kaya magandang makita, ano ba ang pangangailangan ng Kristiyanong komunidad natin ngayon? Paano ako makakatugon sa pangangailangan ng Kristiyanong pamayanan? Maganda po no, na one of the rising concerns ho ngayon ay maraming mga Kristiyano na dumadaan sa anxiety and depression. Pero hindi natin pinag-uusapan. May maraming Kristiyano na nahihirapan at hindi alam paano i-handle ang stress. We call this mental health awareness right now. Ito na yung bagong pangangailangan ng simbahan. At nawa ho, no, tayo bilang mga Kristiyano ay makatugon dito. Tayo ho dito sa simbahan. Meron po tayong counseling center sa mga taong nagnanais na may makakausap pag nabibigatan na. Hindi man ho ako ang inyong makakausap. May mga tao, may mga counselors po tayo dito na handang-handa no, makinig, maglalaan ng oras para pakinggan at samahan kayo sa inyong dinadala at paasanin. At baka meron din ho diyan mga Kristiyano din na handa na tumugon sa tawag na ito. Handang tumugon sa tawag na ito para tayo ay makatugon sa pangangailangan ng Kristiyanong pamayanan. Baka meron dyan sa inyo interested din sa ganitong gawain. Huwag ka na magdalawang isip. This is a good ministry in church. No, yung counseling ministry, magandang ministry ho yan. Oh, it is a good ministry to help Christians, especially ngayong may awareness at tumataas ho ang awareness natin tungkol sa mental health sa ating Kristiyanong pamayanan. Kung interested ka na maging counselor din, lalo na kung dito, sa tawagan nyo kami, come here, volunteer your help. We would appreciate you giving yourself. Ma-appreciate namin ang pagbibigay mo ng sarili sa pagtugon sa pangangailangan ng Kristiyanong pamayanan. Ang Diyos ay gumagabay sa atin. Ang Diyos ay kalakbay natin. At binibigay niya tayo ng mga biyaya at grasya nang tayo ay tumugon sa pangangailangan ng komunidad nang tayo ay makapaglingkod. Kaya ang hamon sa atin at paanyaya, ikaw, paano mo mapaglilingkuran ang Kristiyanong pamayanan ngayon? Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig ng Diyos na laging nakahandang tumulong. Ilapit natin sa Kanya nang may pagpapakumbaba ang ating mga kahilingan. Ang ating itugon, Ikaw ang ating aming kapanatagan o Panginoon. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo naway patnubayan ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawan ng Diyos, lalo na sa mga crisis na hinaharap ng simbahan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang mga nagpapatangay na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang payapang kanlungan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Sa mga may sakit naway maihatid ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng Kanyang pagmamahal na pangangalaga, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Diyos naway magtamasa ng kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan o Panginoon. Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasalo sa buhay ng simbahan. Upang matupad namin ang iyong banal na kalooban, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ama among tupa na tumubos sa aming lahat.
sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisaan ang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Itong Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkatapos ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ako'y nag
iyo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hagkan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana. Ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Iniibig kita, manalig ka sana. Ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Mga palaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsusuot sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.